So yan guys, as you can see, tumatakbo na tayo ng 100 pero ang reading niya is 95, so minus 5 siya dito. So what's up sa inyo mga chong, welcome back sa ating channel, and today mag-unboxing tayo ng remedy ng ating speed meter. Dahil yung speed meter natin is hindi na siya sakto sa reading niya. Pwede naman siyang iano sa Toyota pero tinatamad ako eh. So bumili na lang ako ng Hood GPS. Tignan natin kung anong nasa loob. Binili ko pala to kasi pagka nagbibiyahe ako, hindi ko alam kung nasa 120 na ba ako, 140. Minsan nunuhula ako na lang, plus 10, plus 5, ganun. Pero hindi siya sure. So at least, pag meron na tayo nito, ayan, meron na tayo nito, hindi na tayo manguhula. Hindi pa rin siya siguro hindi pa rin siya accurate pagka nag-accelerate ka or decelerate. Pero yung ideal speed mo is makukuha niya. So kung halimbawa 120 nang takbo mo, nasa 120 ka talaga. So pero syempre hindi pa rin natin 'to susundan. Nasa tatakbo tayo siguro mga 119, 118, so instruction niya. So tingnan muna natin. Nagbabasa na tayo ng instruction ngayon dahil mahirap na. So nabasa ko na itong instruction niya. So ito na tayo sa item, ito mismo niyang GPS reader. Meron siyang free charger. So fast charger pa nga ito, no? So 3.0 siya, so all goods to. Tapos meron siyang cable na napakahaba. So napakaganda nito. So pwede mong ilagay kung kahit saan mo gusto ilagay. Pero most probably dito ko siya ilalagay sa may dashboard. So tara, install na natin guys. Pagpasensahin nyo na yung mga kalat dyan. So guys, ito na yung ating GPS reader. Ilalagay natin siya banda rito. Ayan. Or tatakpan na natin to. Pero nakayuko siya. Pero ang pinaka best position niya is dito. Ayan. So another blind spot na naman sa atin, no? Pero okay lang, ang importante is GPS speedometer reader. So isasaksak mo lang itong USB niya dito. Ayan dito, ayan. Ito siya. So ayan, tapos kayo nang bahala mag cable management. Ako ilalagay ko muna siya dito. Pansamantagal lang muna. Ayan. Hindi ko muna siya i-fix mount. Itatry muna natin siya. Tara. So, ayan. Tingnan natin. Tingnan natin kung mag-ano siya. Kung mabilis siya mag-read ng GPS. So, right now, pinapainit muna natin yung sasakyan. Ilang minutes lang yan. Mga 30 seconds lang. Tapos ililigpit ko yung mga kalat ko dahil sobrang kalat dito ngayon. Okay. Ayun, nag-read na pala siya, no? So ayan na, meron na siyang 00. So ibig sabihin, pwede na tayong umalis. So alis muna tayo, try natin kung under siya. Medyo maganda naman yung ano niya, no? Yung LED niya, no? So ngayon may araw, readable siya. Eh, hindi ko lang alam pagkagabi, baka sobrang... Meron pa pala isang version nito. Ito is yung 40 dirhams. Yung isa is yung 70 dirhams. Yung 70 dirhams may auto dim siya eh. So nagkakaproblema lang naman ako sa speed pagka tumatakbo na ako ng 100 to 140. So hindi ko alam sa range na yun kung ilan yung plus ipa-plus ko. Para pagka, kalimbawa, kailangan kong gamitin yung cruise control, is alam ko kung ano yung correct speed ko para ma-maintain ko yung speed ko sa daan. So kung makikita nyo guys, no, from 0 to 60, walang problema. Accurate pa rin yung reading natin sa speedometer. So ayan guys, kalimbawa ngayon tumatakbo tayo ng 100. So ang reading ko dito is nasa 105 na. So ayan yung concern ko lang. Pag halimbawa nag-travel ako ng malayo, so kailangan kong gamitin yung cruise control at malaman ko yung actual speed ko. Diba? So yun lang guys ang aking remedies, ating speed meter. So sana nagustuhan niyo yung video na to, and
We'll see you in the next video, guys. Thank you sa inyong panonood. Bye. See you.